ito, ito. Bigay mo yung address. Okay na, hindi na. Okay na? Mamaya bibigay ko sa kanya pagka okay na. So magkano? So dali lang natin doon sa nasunugan kasi gusto lang namin tumulong talaga. I-donate? Para, oo, i-donate. Yung kaibigan namin dito ang magbibigay ng mga gulay, prutas. Damit, ako naman, ang sapatos. Ano ko naman, obligasyon ko, kukuha ng sasakyan para madala doon. Yun naman ang gusto ko ito. Ngayon na, ma'am, ngayon na. Oh, ngayon na. Kasi alin pa, alis na kasi sila. Oh, malapit sa Banawe. Oo, sabi mo na kay Nancy. Pero wait lang, wait lang. Okay. Urat ako sa address na yun. Alright guys, we finally got a jeep right here. Pumunta talaga kami, sinadya namin. Talagang sinadya namin talaga pumunta dito sa paradahan ng mga jeep dito sa Kalambawa. Kalambawa to? Kalubang. So, we finally got a jeep right here. So, I'm gonna pay 3,000 pesos for it. Ang singil niya kanina is 3,500, pero buti na lang at pumayag ng 3,000 kasi sabi ko, we just wanted to help. At gusto lang namin makatulong, so hindi na baling ako yung agagasto, sabi ko, kasi may nag-donate kasi, sabi ko dito, and then so kailangan lang talaga namin ng ano, ng service para madala yung mga sasakyan. Siya ba to? Siya na yan? Okay, siya yun. Okay. So we're on the way now to pick up all the vegetables and stuff. Nasa amin na yung mga ano, yung mga shoes and clothes yung dala-dala na namin. So right now we're gonna go back to the house of Sister Nancy Ignacio de Maranan. Kasi kanina pumunta na kami just to make sure na ano, pero yun, medyo marami-rami. Tapos may biglang dumating din, nakukuha rin yung iba, so yun, hati kami. So kung ano na yung mga natitira ngayon, yun na yung ilalagay namin dito sa hinayar ko na ano, na yung pampasadang jeep. So yun, so makikita natin mamaya kung paano. Okay, so the most important thing here is action kami agad because we really have to take them there tonight because our sister Nancy, they're going to Baguio kasi meron silang 10 days vacation right there. So this is the only time talaga na makuha namin before 10 o'clock. So I'm not sure what time is it right now. So we really had to find a way. Ang layo ng pinuntahan namin. Naghanap talaga kami ng jeep para ma-hire so we can bring all those kung ano yung mga ibibigay niya, yung mga fruits and vegetables. Ayun, nasa sasakyan ko na yung mga damit at sa mga sapatos. So lahat ng mga yon dadalhin namin straight to we're gonna go straight to Don Pepe Santo Domingo. Okay? So ganun mga anak. Konting tiis lang to. Ang hirap kanina kung saan-saan na lang kami naghahanap-hanap. Ang hirap kung saan-saan na lang kami nagtatanong-tanong kung may kilala ba kayong mga jeep, may kakilala ba kayong mga for hire, mga ano. Kasi ura-urado to eh. This is a matter of urgent. This is not a matter of you have to schedule or you have to make an appointment in order to be able to get a car for hire. But this is a matter of, it's an instant, you know, it's an emergency. It's an urgent situation. So we really have to find a jeep right away. So, ayun, pumunta kami dun sa mga paradahan ng mga jeep. And I'm so glad na somebody had volunteered na lang na, sige, ako na lang, sabi niya. Kasi kanina, we were trying to call somebody kasi kailangan ni paalam nung driver doon sa amo niya. Hindi kasi makontak eh. So yung isa na lang, siya na lang na sabi na, oh sige, ako na lang, sabi niya. So we finally were able to make a deal na 3,000 na lang daw. O sige, okay na yun, di ba? Ang importante kasi madala na ang mga yun para at least maitulong na.
And just like I said, I am using my own money here, ha? Hindi ako humingi ng donasyon, hindi ako humingi ng ano. The most important thing here is kung ano yung mga ibibigay, yun ang i-donate mismo ni Sis Nancy Ignacio Di Maranan from Laguna, ito. Siya yung dating may-ari ng Comiquero Bar. Alright? So, we're gonna go back right there. Sinabi naman namin na antayin niya kami. Alright? Bakit kaya puro watching yung nakikita ko dito? Hindi ko nababasa kung ano yung mga messages ng mga anak ko. I don't see any messages coming from you guys. Talagang ngarag-ngarag ako, oh, pagkatapos maligo, and then after that wala na akong time talaga na mag-ano pa, 'di ba? Kasi this is a matter of ano naman eh. It's a part of my charity work, so I really have to do this. I am encouraging also some of you guys who really love to do some charity like this. Tayo naman ang nagkaroon ng ganitong situation, I am sure that how some people would at least donate or would at least do something para at least mabigyan naman natin ng mga ano ang mga to. Yung mga damit, ano, pwede nyong i-transfer na mamaya ha? Kasi masyado ng ano ito eh. Masyado ng ano, masyadong mabigat itong sasakyan natin. Oo. Para iisang hakot na lang doon, ha? Okay. Kasi kawawa itong sasakyan natin eh. Ito, maano yung shock absorber natin. I love you, mommy, sabi ni GDR. I love you too, darling. Okay. So, on the way na kami para kunin na yung mga i-donate ni Sis Nancy Ignacio Di Maranan. Kasi talagang gumastos daw siya ng ano, worth 200,000 pesos na vegetables and fruits. Tapos yung mga clothings niya, mga shoes din nasa akin. At to, dala-dala na namin. So ipapamigay namin lahat. So kung ano-ano yung mga natitira na lang, yung mga naiwan doon sa bahay niya, yun yung dadalhin na namin ngayon. Nasunugan sa Quezon City. Malapit lang kinapapatroy yon yung lugar na yon kung saan nasunugan. Kaya as you can see on my wall, you can see all those pictures. Those pictures are really coming from yung family ni Papa Troy. Nung kinuna na mga yon, doon yung family ni Papa Troy. So meaning, malapit, sobrang napakalapit sila doon sa affected, yung doon sa mismong mga victims. Okay? So pati nga yung best friend ng nanay niya namatay din, nasunog talaga. So it's really very very sad na ganun ang nangyari. So I hope na marami pang makatulong. So I am actually doing this as a campaign na kung sino po yung mga makapapanood nito, paki-relate na lang po sa iba na sana gumawa din sila po ng paraan para makatulong din po sila, kasi itong ginagawa ko, this is just a part of my social responsibility. Hindi ko naman kaya lahat eh. I am sure na kung sakaling marami pa ang magdo-donate o kaya mag-act para at least makatulong doon sa mga tao na nasunugan doon, I'm hoping na sana naman po ay makatulong din po kayo. I am sure na marami din kayong pwedeng mai-share. I'm sure that you've got a lot of stuff right there that you really wanted to share as well. So you can go directly right there, please. You can go directly to Don Pepe. Yan, that's the that's right, Don Pepe, Santo Domingo, Quezon City. That's the area where the fire was affected. So sana lahat po kayo ay pupunta. Anything, isang hilerang ano na yun eh. So sana iba. I wanted to share. Please don't hesitate to go.